Hello mga ka-DIY, welcome back sa YouTube channel natin. So meron ditong dinala sa atin mga ka-DIY, isang LED TV na ang brand mga ka-DIY is Prestige. Ayan, Prestige, 40 inches ito mga ka-DIY. Ang sabi kasi ng may-ari, ito ay matagal na stock, 2 taon. So, dati may tumingin na ng technician pero hindi nagawa. Pero ngayon mga ka-DIY, sinubukan niyang itry sa atin kung magagawa yung ganitong klase ng unit. Kasi sabi ng may-ari, ito daw ay may power pero hindi bumubukas. So yun ang problema ng tibing ito. So dinala ng customer sa atin. Try lang muna natin, baka magawa pa natin yung ganitong klase na problema sa ating mga LED TV. So hindi naman siya smart mga ka-DIY. Ito yung kanyang AC cord. Yan. Tingnan natin, ito yung kanyang AC cord. Saksak muna natin para maalaman natin kung anong nangyari dito. Okay, napapansin nyo mga ka-DIY, meron naman siyang red indicator dito. Ibig sabihin may power yan. So power on muna natin. Tingnan natin kung magawa natin yung ganito. Power on natin dito sa likuran. Ito yung red button niya. Yung power button niya dito. So power on muna natin. Ayaw mag power on. Yan, nakaganon lang siya mga ka-DIY, yung ayaw mag power on. Yun, nag power on na siya, nawala na yung red. Ayan. Problema niya, walang ilaw, walang backlight. Titingnan natin ito kung magagawa pa natin. Yan, walang backlight. Pero nag power on siya yan, oh. Nag oscillate nag power on siya. Yan, nakasaksak yan. So, ganun pa rin. Wala. Try ulit natin, habunutin. Power on natin ulit. Saksak natin dito. At, yun, nagkaroon ulit siya ng indicator. Dito sa button niya. Matagal siya mag-power on. Ito yung problema sa kanya. Yun, nag-power on na siya. Problema naman is, wala. Ayaw. Walang backlight. Tara, buksan mo natin mga ka-DIY. So, silipan natin sa loob kung magagawa natin yung ganito. Okay, so unplug muna natin. Yan. Dito sa likuran mga ka-DIY, titingnan natin yung kanyang model. Ito yung brand niya, Prestige. Yung model number ito, model number 40FF1500B. Ibig sabihin, 40 inches siya. So hindi naman siya smart, wala naman siyang LAN dito sa likuran. Prestige yung brand, walang, hindi naman siya smart, LED TV lang talaga. Ayan, so tara, buksan muna natin. Subukan muna natin buksan. So mga problema nito mga ka-DIY, baka sa mga regulator, ayaw magpa-power on tapos ayaw tumuloy. Pwede rin naman mga ka-DIY sa ating top board, nakadepende yung mga ganitong mga problema. Lalo yung nagpa-power on tapos ayaw bumukas. Possible din minsan sa panel natin. Tingnan natin mamaya kung anong nangyari dito. Daming screw pagka ganito mga ka-DIY. Okay, so bitin yung kanyang sasakan. Tanggalin natin itong connection sa speaker ito. Speaker at saka to. Bali yung kanyang AC kasi nakadikit dito sa kanyang cover. So salpakan natin ang ibang wire ito. Tabi lang muna natin dito. Bali, kuha tayo ng ganito mga ka-DIY, oh, panibagong cord. Para maisaksak natin dito sa kanyang yan. Kanyang AC. Tapos, tanggalin na lang natin 'to para makapag deliver tayo ng magandang video pagka wala ito. Tanggalin natin yung niya. Rubber. Okay, so tara, subukan na lang naman natin mag-check voltage muna tayo dito sa kanyang circuit board. Okay mga ka-DIY, bali ito yung kanyang design ng power supply. Ito yung power supply natin, section. Ito yung input natin sa AC. Yan, naka-ready na. Tapos, ito naman yung secondary out natin. Yan, ito naman yung mga regulator na dapat natin i-check mamaya. Yan, yung 6-pin regulator at saka 5-pin. At saka itong dual regulator nya.
Yung 3.3 at saka 1.8 ay pinagsama sa isang IC. Ito yon. Possible na may problema tayo dyan or possible may problema tayo sa ating system. Ito. Tingnan muna natin mga ka-DIY, mag-check voltage muna tayo. So i-power on muna natin yan. So bago natin i-power on, ready muna tayo ng tester natin. Select na natin sa DC. Ayan. Tapos, naka-DC tayo. Yung red plug ay yung black probe natin, nilalagay natin sa ground. O, dito na lang. Yan. Tapos mag-check voltage tayo gamit yung ating red. O, power on muna natin dito. Okay, so may power on tayo. Power on na tayo, mayroon tayo dito yung red indicator. Subukan muna natin mga ka-DIY, i-power on dito. Ito yung kanyang button kanina, yung standby. Ito. Power on natin. Yun, nag-power on na. Check tayo ng voltage. Dito. So, wala tayong backlight, oh. Yun, may backlight. Tapos, check natin sa ilalim. Karoon ng backlight. Yun, biglang namatay uli. Yan. Nagka-backlight siya kanina, tapos biglang nag-power on. Problema naman dito. Yan, wala. Tapos, nag-shutdown siya. Nakita niya naman bumukas, tapos biglang nag-shutdown kagad. Tingnan muna natin dito. Sa kanyang secondary na tayo diretso. Ito yung nakadapa natin na diretso sa secondary. At itong dalawa. Ito para sa backlight natin. Ito naman para naman ito sa secondary natin supply sa ating system. Para sa ating audio. Para dito sa ating mga regulator. Dito. Yan. Okay, so check muna tayo dito mga ka-DIY sa ano. Sa secondary niya dito. Sa 12 volts. Yan o. Pasok tayo sa 12 volts mga ka-DIY. Hindi bumitaw yung kanyang 12 volts. Okay naman. Tapos dito tayo sa kanyang mga regulator. Dito na sa malaking ano na yan. Dito sa malaking coil. Dito yung kanyang 6-pin regulator para sa 5 volts. Ayan, ito. Dito na tayo sa coil, tumusok. Ayan, 5 volts. Buhay na buhay yung 5 volts natin. Yung 1.1 volts natin or 1.2 volts, ito yon sa coil din. Ibig sabihin buo yung mga regulator natin, no? Yan, nakasukat natin 1.1 volts. Okay naman mga ka-DIY, dito tayo magtutok sa kabila. Dito sa input ng IC na to. Itatanggalin na natin to. Nakaharang yan. Check tayo dito sa kanyang regulator. Ito 1118 na regulator. Yan o. Yan, 1118 na regulator. Check natin mga ka-DIY dito. May pumasok yan na 5 volts. Yan o. Pumasok yung 5 volts dyan sa isang paa niya. Yan, 5 volts yung in yan. Yung out nito is dalawa, 1.8 at saka 3.3. Titingnan natin dito. Dito sa output niya. Yan. Sa 3.3 is naging 2.4 na lang. Ayan. So dito tayo sa kabila, sa isang paa niya dito. Dapat dito mga ka-DIY is 1.8 yan kasi nag-power on na. So, mataas mga ka-DIY, 1.9 volts. So, tutukan ko nga na aking microscope camera mga ka-DIY para makita nyo rin. Tara. Okay mga ka-DIY, tinutukan ko siya na aking microscope camera. Ito. Ito yung regulator mga ka-DIY. So, naka-power on pa tayo. Nakasaksak yan. Dito mga ka-DIY, titingnan natin. Ito yung input na kanyang 5 volts. Yan. Input ito ng 5 volts. Ito. Tapos naka-indicate dito sa kanyang regulator na 1.8, ibig sabihin 1.8 volts itong area na ito, dalawa. Itong dalawang paa, ito yung output niya. Ito yung 1.8, ito yon. Yung 1.8, 1.8 yan. Ito naman yung 33 or 3.3 natin, dito naman sa dalawang paa yan lalabas. Okay, so pag chinek natin ito sa 33 o 3.3 volts, kung i-check natin ang tester yan, yan o nakalagay dito, 3.2 volts. Ibig sabihin, maaring good pa yan, 3.3. 3.2, bumababa, hindi stable. So dito naman sa kabila, ito naman yung kanyang 1.8 volts. Base doon sa indicator niya, sa pinaka-print na kanyang regulator. 1.8, yan. Nawala yung kanyang 1.8. Nawala yung kanyang 1.8, tapos nag-power off na naman siya. So i-power on natin uli. Power on natin uli. Yan, power on natin. Check natin dito. Yan. So, yun o. 1.9.
at hindi naman nagbukas yung kanyang backlight. Tapos ang problema nito mga ka-DIY, napansin ko agad kanina, masyadong mainit yung kanyang IC ito. Sobrang init. Ito hindi mahawakan. Ibig sabihin may short dito mga ka-DIY. Yan, kahit na palitan natin ang regulator yan, kahit i-replace natin ang regulator yan, kapag yung kanyang MCU o yung kanyang system ay sobrang init, ibig sabihin nagkakaroon ng problema itong system niya, abnormal. Yan, sobrang taas ng kanyang temperature. Mahawakan ito mga ka-DIY, ibig sabihin, ito yung problema kaya ayaw siya mag-power on, sobrang init. Nasa MCU na yung ating problema, nagdi-deliver siya ng sobrang init. Yan. So, try muna natin mga ka-DIY na palitan ito ng ibang board. Palitan natin ng board. Pwede naman natin palitan ito yung anong pinaka-system niya. So, mamaya kausapin na natin yung may-ari kung ano yung desisyon niya. Sobrang init. Yan. Bali, palitan natin ng ano, ng IC. Pwede rin. Itong pinaka-MCU niya, pwede natin palitan yan. Pwede natin palitan ng ibang board yung medyo kahawig niya para hindi na tayo magtabas dito sa frame niya. Kasi pwede tayo magpalit ng ibang board. Kaso nga lang, magtatabas tayo dito sa kanyang frame ng kanyang... Yan, dito sa panggilid. Okay, so palitan natin ng ibang ano board. Salpakan natin. Testing na muna natin. Baka may tama na rin yung kanyang LCD. Titingnan natin kasi dalawang taon na stock. Tara, palitan natin ng ibang board. Ito na mga ka-DIY. Bale, yung kanyang connection is ito yung kanyang positive. Ito. Meron naman tayong positive dyan na yan, susundan natin kapag ililipat natin yung kanyang connection. Yan, yung pula na yan. Ibig sabihin niya yung kanyang positive. Ito, mayroong marking. Yan yung may white na marking, yan po yung ating positive. Yan, nakasulat naman dyan yung white. Ibig sabihin, ito yung ating positive. Kapag ilipat natin yan sa ibang board, kagaya nito, meron ditong kahawig niya na board. So, dito rin yung kanyang positive, yung may arrow. Ano yung may arrow na yan. Subukan natin kasi medyo magkahawig yung dalawang board na to. Ito ay board ng may view ata to. So, yan, medyo magkahawig silang dalawa. Yan, may pagkahawig. Yan, bali... Yan yung mga tinago natin ng mga board, medyo kinakalawang na nga. Tara, isalpak muna natin. Try muna natin na i-testing dito. Tanggalin natin to. Salpakan muna natin ang board, baka may problema pa yung LCD niya. Titingnan natin kung magno-normal siya. Yan. Kanyang backlight, tatanggalin natin. Yan, yung kailangan na natin dito is yung kanyang LBDS, ito. So, salpak natin dito. Dahil yan ay press test, ito naman ay may view ata ito na board, hindi ko na matandaan. Testing na muna natin. Yan. Okay, salpak natin dito yung kanyang LBDS. Dito. Yan, same lang naman sila ng ano, connection. Bale, dual channel yung ginamit, to. Oh. Yan. So, testing lang muna natin 'to. Yan, ipasok na natin yung kanyang negative kahit nakahang na 'to. Yan lang. Sa backlight naman, testing lang muna natin kasi medyo magkahawig naman sila. Yan, testing lang muna natin kung magiging okay siya. Okay, so salpakan natin ng AC. Ito. Yan, salpakan natin ng AC dito. Yung board natin. Okay, start power on natin. Yan, bali pinawer on na natin. So meron tayong indicator dito. Yan, so check lang muna natin. Power on tayo dito. Tingnan natin kung bubukas yung kanyang backlight. Power. So yun, nag-green na, nag-power on na yan. Tingnan natin kung bumukas. Yun o, nagkaroon tayo ng backlight o. Yan, nagkaroon tayo ng backlight. Ibig sabihin, bumukas na siya. Tingnan natin kung may ano sa likod. May display tayo. Tingnan natin. Ito. So yun, mayroon. Buhay yung kanyang LCD o. Okay pa yung kanyang LCD. Meron pa. Okay pa yung LCD niya. Power off natin. Then, i-power on ko ulit dito. Tingnan natin kung anong brand yung lalabas. Yan, MyView. Bali, MyView yung kanyang brand. Ayan.
Ayan, bukas na siya. Ayan. So, subukan naman natin mga ka-DIY sa ibang brand naman. Meron pa ako dito isa, board. Ito. Dibant naman to, dibant. Yan o, dibant. 40 din. Tara, salpakan ko lang ng dibant. Tayo natin. Power up muna natin to. Tapos, tanggalin natin to. Buhay yung kanyang LCD. Titesting ko na rin yung ibang board. Baka pwede pa rin. Testing na muna natin. Yan. Okay. Okay, bali itong debunk naman. Testing ko yung debunk natin na ano. Na kanina yung board. May pangalan naman. So, accurate sa debunk yan. Yan, bali. Saksak muna natin. Ito yung kanyang ano. Indicator. So, tara. I-power on muna natin. Dito. Okay, so mayroon tayong indicator dito para sa debunk natin. Tapos, dito abangan na lang natin sa ilalim. Tingnan natin, yan. Bali, power on. So, nag-green na. Tingnan natin kung may lalabas. Yan, debunk. So, gumana yung debunk sa kanya. Yan. So, okay naman siya mga ka-DIY. Walang tama yung ating LCD. Yung debunk natin at saka yung my view kanina, itong debunk gumagana, tapos itong my view natin, pwede naman natin itong isalpak na lang dito kasi ito yung mga old stock na rin na mga ano, na mga board, yung mga tinago natin, sa mga sinira natin na mga board, pwede rin, pwede natin isalpak yan. So, kausapin na lang natin yung may-ari kung ano yung magiging decision niya na palitan natin ng dalawa pili lang siya dito. O kung ano yung si-suggest ko sa kanya mamaya, so papalitan na lang natin yan ng board. Isa dito mga kanina mga ka-DIY, ito umiinit. So wala na to. Bali, pwede pa naman yung kanyang board. Bali, kung pwede naman natin replacean itong MCU niya. So yan, palitan na lang natin to kapag ka pumayag na ito pa rin yung board na gagamitin. Okay, so para sa akin lang mga ka-DIY, so hindi ko naman ginagamit yung mga board na ito. Pwede natin ibigay na lang sa kanya ito ng pinakamura. Yan, at least magamit itong mga board na to kung compare na lang sa ano, matambak lang naman sila. So, salpak na lang natin ito, yung mga ganitong klase ng board. Yan. Yan. Okay naman. Okay mga ka-DIY, bali ang ginawa natin, ang ginilagay natin na board dito is yung kanina yung pinagana natin, yung MyView. MyView na board, ito naman yung original niya. Yan, so para ma-transfer yung pangalan nito is ang gagawin natin is yun no, ililipat na natin yung pinaka-memory nito. Tatanggalin natin itong memory. Ang papalit natin ng memory is yung nandito. So kahit hindi natin ipalit, pwede naman. Pwede naman, okay naman sa may-ari. So nag-okay na kami na itong MyView na board ang ilalagay ko. So suitable naman lahat. Ang kulang lang ito dito. Yung isa. Pero dito sa gilid, hindi na tayo nagtabas kasi nga sakto rin naman. Yan. So program lang yung gagawin natin ito. Ang gagawin natin is program na lang dito. Kasi medyo solarized siya kanina, pangit yung picture. So, gagawin natin is babalik natin. Ganito. Ayan. So saksak muna natin dito. At lagyan natin ng ano, antenna. Si baba. Yan. Tapos i-power on natin. Power on. So dito na lang. Tagal. Yan, so solarize siya. My view, bali my view na yung ating ano. Yan, solarize. Subukan natin mag-source. Source natin. Source at lagay natin sa TV. Ang TV, enter. Para makita nyo rin, yan o, pangit o. Solarize. Yan. Pagka may view na board, ang nilalagay natin, pagka ganito, solarize siya, ang gagawin lang natin is, dito lang, menu. Menu 1147. Yan, menu 1147. Ito, menu 1147. Universal board yung gagamitin ko. Kasi wala akong original na board na ang nilagay natin.
original na remote. So, gagawin natin ngayon. So, hindi ko na ipapakita mga kadiyaway kasi nga yung code dito is hinihigop ng ating camera. Hinihigop ng camera kaya hindi tayo makapag-service mode kapag ka-on yung camera natin. So, gagawin natin is, tara, service mode ko lang muna. So yan, nag-plaza screen ito. Yan, nag-plaza screen. Minsan kasi pag malapit yung camera natin, is sinihigop ng ating remote, kaya hindi tayo makapag, ng maayos na pag-video. Dahil hinihigop yung remote natin ng camera. Ito, function. Ayan o, function. Yan, pagka ganito, function hanapin nyo. Yan, function. Ibaba lang natin. Ito. Yan, bumababa na yung ano natin. Yan. Punta tayo sa function. Ayan o, medyo pangit lang yung screen kasi nga, service mode pa natin. Ayan, function. Enter natin sa remote. Yan. Pagka in-enter na natin, punta tayo dito sa ito. Ito, number 5. Yan o. Sa number 5. Yan. Bali, ang nakasulat kasi dito, hours off, WDT, white pattern, reset, tapos, power mode, SSC, backlight, TI mode. Ito yung TI mode, yan yung gagalawin natin para mag-normal siya. Yan o, TI mode. Kita ba yan o? TI mode. So, wala ditong nakalagay na panel. Panel settings, hindi. So, TI mode yung gagamitin natin. Okay, so baba lang natin sa TI mode. I-remote ko lang. Yan. TI mode. Tapos dito, number 5 siya. Yan, number 5. Ang gagawin natin is, pipindutin lang natin ng left dito. Sa left lang tayo magpindot. Para mag-normal siya. Ayan. Nakita nyo? Yan. Number 6. Pwede natin 7, 8, o 0. Sa 1 naman, ganun ang lalabas. Sa 2, normal. Sa 3, solarize. Sa 4, so number 4, okay naman siya. Number 5, solarize. Number 6, okay siya. Number 7, okay. 0, okay. So gawin lang natin 0 lang para okay lang naman pagka 0. Yan, ang gagawin na natin kapag ano na natin, yan o, ang nakalagay. Yan. Okay, dito tayo nagbago ng mode sa TI mode. 0 nang lagay natin. Okay, ang gagawin lang natin is ipapower off natin yung ating TV para masave. Pagka pinower off natin dito yan, ang gagawin natin is bubunutin natin yung unit. Bubunutin natin, then ipapower on ulit natin para masave yung program doon sa kanyang memory. Okay? Plug in natin ulit, then i-power on natin dito. Ayun. Pinandit na natin yung standby niya, yung power on. Kung napapansin nyo, malinis na yung ating MyView. Ayan. Ayan. So, malinis na siya mga ka-DIY. Okay na yung kanyang picture. Ayan. So, lipat na natin. Baka makapiray tayo. Lipat natin ang channel. Ayan. Okay naman siya. Malinis yung screen, walang problema. Okay? Ayan. Ayan. So, hindi lang gaano yung ating signal. So, yan. Okay naman siya mga ka-DIY. Malinis naman yung ating picture. O yung ating LCD. Okay. So, hanggang dito lamang mga ka-DIY yung ating video. At maraming salamat sa inyong panonood. Okay, so pahingin na lang ng isang like at subscribe na rin sa ating YouTube channel. Hanggang dito lang ating video at maraming salamat sa inyong panonood. Sana nakatulong ang mga ganitong klase ng type ng video sa ating mga beginner. Okay, GM Tutorial. Bye-bye.